Blessed evening to everyone. Blessed Monday po ang pagbati namin sa bawat isa. A blessed night to all of you sa bawat pamilya. Ang pagbati po namin ay pagpapala ng Panginoon ay sumasa inyo. Sa bawat isa na kasama niyo sa pamilya niyo, sa bawat isa sa amin dito sa pamilya Policarpio. Tunay nga na every gising is a blessing. Nararamdaman mo ba yon, Dad? That every gising is a blessing? Oo, kasi pag gising ko eh, kung katabi ko eh. Ah, ganun ba yon? Indeed, ngayon nga, no, yung every gising is a blessing na nagising ka ngayong umagang to, nagising ka sa bahay mo, nagising ka ng kasama mo yung mahal mo sa buhay. Kaya pag sinabi, ano ba yung patotoo mo ngayong araw na ito? Dapat yun ang una nating ipagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon na nagising tayo. Sa mga nangyayari ngayon, hindi mo nang araw makita kung ano ba ang tunay na ibig sabihin ng ngiti ng bawat isa. Sa bawat reaction ng mga tao, hindi mo na malaman kung ano pa talaga ang meaning ng mga reaction ng mga tao ngayon dahil sa mga nangyayari sa kapaligiran. Ini-encourage po na ang lahat ay maging compassionate, makapag-empathize, dahil minsan sa bawat ngiti sa likod nito, dumurugo yung mga puso nila dahil may mga pinagdadaanan. Huwag daw tayong maging sensitive daw tayo sa mga reaction ng mga ibang tao kasi wala tayo dun sa posisyon nila at hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Kaya ngayong gabi, yung kanina umaga, gusto kong i-share yung devotion ko na sabi sa Isaiah 41:10 na do not fear, for I am with you. Do not be dismayed. Huwag kang mabagabag. For I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you in my righteous hand. Napakaganda ng salita ng Diyos na huwag daw tayong matakot. Dahil siya ay nasa sa atin. Huwag tayong mabagabag dahil siya yung ating Diyos. Siya yung ating kalakasan. Siya yung tutulong sa atin. Siya yung mag-a-uphold sa atin sa kanyang mga kamay. Kaya ito po yung maging kalakasan ng bawat isa sa atin. Meron nga mga nagsasabi na paano ba natin napapaglabanan yung pandemic ngayon? Kasi nga, sama-sama tayo gabi-gabi na nag-aaral ng salita ng Diyos, pinangahawakan natin yung salita ng Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat dahil binibigyan niyo po kami ng opportunity na ispread po yung gospel. Ipalaganap yung salita ng Diyos dahil yung salita ng Diyos, ito yung magpapalakas sa atin. Ang bawat isa sa atin, ako personally, ito yung nagpapalakas sa atin, sa akin, to overcome fear, anxiety. Tunay nga, He will strengthen us. He will help us. And He will save us. Ngayon pong gabi, gusto ko pong tayo pong lahat ay sumama sa amin sa pag-awit ng Safe. Tagalog. In Tagalog version na Ligtas. Ligtas. Na tayo po ay ligtas sa kanlungan ng Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Be a young.
po yung aming dalangin sa matamis na pangalan ni
Blessed evening po muli sa bawat isa. Amen. Magandang Lunes po sa inyong lahat. Alam ko, patuloy kayong sumusubaybay sa ating 8 o'clock habit. Ako ay nagpapasalamat po sa Panginoon dahil may mga kaibigan ako at mga kasamahang pastor na meron na rin silang ginagawang araw-araw na daily habit na din, katulad ng ginagawa natin. At ako'y nagpapasalamat dahil they are taking initiative in reaching out other people. Tunay po na, gaya ng sinabi ni Sister Olive, bawat gising is a blessing. Lalong-lalo na, nagising ka sa umaga, pag natulog ka ng magdamag. At kung hindi man po kayo makatulog sa gabi, okay lang po yun na hindi kayo makatulog sa gabi. Ang mahirap po, hindi kayo magising. Okay? De, joke lang po. Pero totoo po yun, every day, every gising is a blessing. At meron pa akong isang natutuhan. Minsan, yung mga nagpo-post ng mga news, ano, binabalita nila lagi yung mga new cases. Hindi na po minsan nakakatulong eh, no? Pero merong isang kaibigan tayo, kakilala ko na ang ginagawa niya every day nag-a-update po siya ng mga new recoveries. Yun ang highlight niya, yung mga recoveries na nagaganap sa atin. Kasi minsan hindi yun ang nabibigyan ng highlight eh. Yung mga new recoveries every day. Mataas din po yung percentage ng mga recoveries. Pero hindi po yun ang napagtutuunan natin ng pansin. Dapat po, balansehin din po natin. Hindi puro bad news. Meron din pong good news. Ngayon sa gabing ito, nais ko pong magtanong. At siguro maganda, mag-comment po kayo dun sa comment section, mga kapatid. Ang tanong ko po, how do you want to be remembered? Kayo po, how do you want to be remembered? Lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon, ano, na kung saan ngayon, kausap mo, ilang araw lang, mababalitaan mo, wala na siya. Pero ang tanong, anong maalala? Anong gusto mong maalala kung wala ka na? Meron nga po akong isang sticker na nabasa, sabi doon, others are happy when you came, while others are happy when you leave, okay? Or when you left. Okay. Parang, leave ba? When you leave. May natutuwa daw pag dumating ka, merong ibang tao naman natutuwa pag umalis ka. Kakalungkot naman, no? Kapag ka, natutuwa sila kapag ka umalis ka. Pero, inga, the question is, how do you want to be remembered? Naalala ko ba one time sa isang lamayan, di ba sa lamayan, usually may nagbibigay ng eulogy. Pag sinabing eulogy, yung po yung nagbibigay ng parangal doon sa namatay. Eh nagpipilitan sila na kung sino yung magsasalita. Walang halos tumatayo, no? Dahil itong namatay ay hindi maganda yung naging buhay niya. Hindi rin maganda yung naging relasyon niya sa kanyang pamilya. To make the long story short, hindi maganda yung kanyang testimony. Eh, siyempre, dahil namatay na itong taong ito, merong iba tumayo, napilitan na magbigay ng kanilang parangal dun sa namatay. So, magaganda yung kanilang mga sinabi doon sa kaibigan nila o kamag-anak nila na mayapa na. Ngayon, yung asawang babae, sabi niya dun sa kanyang anak, "Anak, tumayo ka nga. Tingnan mo nga kung tatay mo talaga yung nahan doon sa coffin. Sa coffin o sa kabaong." Minsan nakakalungkot po, no, na alam be remembered. The Ancient Pipeline source, he said, is 50 PSI. Okay,
Woman of faith. Yan, maganda yun. Wala daw. Nawala po ba ang audio namin? May nag-comment. Gusto ko pong maalala na natiling tapat hanggang wakas. Ay, ko ba yun? Sabi naman ni Ate Evelyn, gusto niyang maalala as a godly woman. Okay? Sabi naman ni... Okay na po ba? Nakabalik na po ba yung audio namin? Nakabalik na yung audio. Sabi ni Joshua, nawala daw. Ah, okay. Box na pita. Ah, meron okay. Na. So, anong gusto niyong maalala? Alam niyo, ako pinagpapasalamat sa Panginoon, no? Yung... katatapos lang po nung death anniversary nung aking biyanan at kahit 2 years na yung nakakalipas pero marami pa rin po yung mga nagme-message na hindi nila makakalimutan yung kanyang kabutihan, yung kanyang mga panalangin, yung kanyang ginawang pagtulong. Alam nyo, napakasarap po na kahit wala ka na ay marami pang nakakaalala sa yung mga mabubuting ginawa. Sige po, aantayin ko po yung inyong mga comment at mamaya po ay babasahin natin. Kaya sige po, mag-comment lamang po kayo kung how do you want to be remembered? So, sa gabing ito, pagtutuunan po natin ng pansin at gusto kong makilala nyo yung isang tao na binanggit sa banal na kasulatan. Actually, yung pangalan po niya, 3 beses lang pong nabanggit sa New Testament. Okay? 2 beses pong nabanggit sa Book of Colossians at 1 beses na nabanggit yung kanyang pangalan sa Book of Philemon o Philemon. Okay? Pero, ang kagandahan dito, bagamat yung pangalan po niya 3 beses lang nabanggit sa banal na kasulatan, pero maganda ang naalala. Maganda ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kanya. At may mga tao na nagpapatotoo na yung kanyang buhay ay nagsilbing pagpapala sa marami. Mantakin po ninyo mga kapatid, 3 beses lang nabanggit sa Bible yung kanyang pangalan, subalit ang dami pong magagandang katangian ang ikinabit sa kanyang pangalan. Ang tinutukoy ko po sa gabing ito, mga kapatid, ay si Epaphras. Ito po yung matatagpuan sa Colossians chapter 4, verse 12 and verse 13. Okay? Sige, babasahin po natin yung Colossians chapter 4, verse 12 to verse 13. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo tungkol kay Epaphras. Epaphras, who is one of your number, a bond slave of Jesus Christ, sends you his greetings, always laboring earnestly for you in his prayers, that you may stand perfect and fully assured in all the will of God. For I testify for him that he has a deep concern for you and for those who are in Laodicea and Hierapolis. Pagpalain po ng Diyos yung kanyang mga salita. Dito po sa Colossians 4:12 to 13, binanggit po yung pangalan ni Epaphras. At kung mapapansin po ninyo, ganito ipinakilala ni Apostol Pablo si Epaphras. Unang-una, ipinakilala niya yung kanyang citizenship na kung saan siya po ay galing sa Colossae. Okay? Taga Colossae siya. Meaning, isa siyang Colossian believers. Probably, isa po siya sa mga naging unang mananampalataya sa Colossae. Okay? Kaya nga sabi dito sa verse 12, who is one of your number? Pero hindi lang po basta isa siyang miyembro dun sa Colossians Church. Kung papansinin po ninyo, dito po sa verse 12, binanggit po rito yung salitang a bond slave of Jesus Christ. Okay? A bond slave. Now, ang isang slave po or bond slave of Jesus Christ, ibig sabihin nun,
Sa New Testament po kasi, the word bondslave or slave or servant is applied metaphorically to someone absolutely devoted to Jesus Christ. So dito makikita natin, ipinapalagay ni Apostol Pablo na itong si Epaphras ay isang lingkod ng ating Panginoon, bondslave or servant of our Lord Jesus Christ. So pinatotohanan ni Apostol Pablo na itong si Epaphras ay isang alipin o lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi lang po siya isang believer, kung hindi isa siyang matapat na lingkod o alipin ng ating Panginoon. Dito po sa, tumalun muna tayo ng verse 13, sabi niya, "For I testify for him." No? So si Pablo ay nagpapatotoo tungkol sa kanya na itong si Epaphras ay isang mabuting lingkod ng Diyos. Sabi niya, "For I testify or vouch, no, for him that he has a deep concern for you." Meron si Epaphras na malalim na pagmamahal, pagmamalasakit sa mga mananampalataya sa Colossae bilang isang lingkod ng ating Panginoon. So, ito po kasing si Epaphras ay masasabi natin, isa rin po siyang preacher. No? He was a preacher or a fellow shepherd ni Apostol Pablo. Kung babalikan po natin yung sinasabi dito sa Colossians 1:7, balik po natin yung isa pang talata dito sa Colossians 1:7. Sabi rito sa verses... Pansinin po ninyo, Colossians 1 verse 4 to 8. Basahin na po natin yung the whole context dito. Sabi rito, sa Colossians 1 verse 4 to verse 7, "For we have heard of your faith in Christ Jesus." Nabalitaan ko yung pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus. Yung pagmamahal ninyo para sa lahat ng mga mananampalataya, "which come from your confident hope of what God has reserved for you in heaven. You have had these expectations ever since you first heard the truth of the good news. The same good news that came to you is going out all over the world. It is bearing fruit everywhere by changing lives, just as it changed your lives from the day you first heard and understood the truth about God's wonderful grace." Verse 7, "You learn about the good news po from Epaphras." So makikita po ninyo, si Epaphras po ay ginamit ng Diyos bilang isang spiritual leader, bilang isang preacher na siya yung nangaral sa mga taga Colossians, na kung saan nagbunga ito ng pananampalataya sa ating Panginoon. Nagbunga ito ng pagmamahal sa mga mananampalataya doon sa Colossae. At hindi lang yon, nagdulot ito ng pag-asa. No? A confident hope for all the believers dahil sa pangangaral ni Epaphras. So, si Epaphras po ay naging very significant yung kanyang naging buhay sa mga mananampalataya doon sa Colossae. So kung mapapansin po natin, talagang maganda ang naging credential nitong si Epaphras. Naging spiritual leader po siya ng mga taga Colossae. Now, hindi lang po siya basta mangangaral. Sabi po sa verse 12 ng chapter 4, balikan natin yung chapter 4 verse 12. At ito po yung gusto kong bigyan ng diin sa gabing ito. Sabi niya, "And always laboring earnestly for you in his prayers." Anong ibig sabihin nun? Si Epaphras po, hindi lang siya preacher. Si Epaphras po ay isang prayer warrior. Na kung saan sabi rito, "always laboring earnestly
for you in his prayers. Anong pinapanalangin ni Epaphras para sa mga mananampalataya dun sa Colossian church o sa Colossae? Sabi rito verse 12, that you may stand perfect or mature and fully assured in all the will of God. So ipinapanalangin ni Epaphras, una, magkaroon sila ng pananampalataya sa Panginoon. Lumago yung kanilang pagmamahal sa kanilang kapwa mananampalataya. At magkaroon sila ng confident hope sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang yon, sabi sa verse 12, ipinapanalangin niya yung mga mananampalataya ay mag-mature at magkaroon sila ng full assurance in all the will of God. Kung mapapansin po ninyo, si Apostle Pablo, dinetalye niya ito, yung mga magagandang katangian ni Epaphras, no? Na kung saan si Epaphras po ay isang talagang matapat na lingkod ng Panginoon na hindi lang nangangaral ng mabuting balita, kung hindi isa siyang prayer warrior. At alam nyo, ang kagandahan pa kay Epaphras, mga kapatid, hindi lang po siya kilala sa Colossae. Kilala rin po siya sa mga karatig bayan. Pansinin po ninyo yung verse 13. Balikan natin yung verse 13. For I testify for him that he has a deep concern for you. He was referring to the Colossian believers. Pero hindi lang concern si Epaphras sa mga Colossians believers. Sabi rito, and for those who are in Laodicea and Hierapolis. Meaning, yung malalim na pagmamalasakit po ni Epaphras ay hindi lamang po siya nakasentro doon sa Colossae, kung saan probably yun ang kanyang hometown, pero ang kanyang influence, yung kanyang concern, ay maging doon sa karatig bayan ng Hierapolis and Laodicea. So ganito po ipinakilala yung buhay ni Epaphras. At kung mapapansin po ninyo, mga kapatid, no? Tatlong beses lang binanggit sa banal na kasulatan yung kanyang pangalan. Subalit kung paano siya ipinakilala, kung paano siya naalala ni Apostol Pablo at naalala ng mga mananampalataya sa Colossae, ito ay nagdulot ng dent. Sa Tagalog, yung dent pala ay yupi. Nagkaroon ng marka sa buhay ng mga taga-Colossae yung buhay ni Epaphras. In other words, tumatak sa buhay ng mga taga-Colossae, tumatak sa buhay ng mga taga-Laodicea, tumatak sa buhay ng mga taga-Hierapolis yung naging paglilingkod at katapatan ni Epaphras. Alam nyo, mga kapatid, sa application nito sa buhay natin, no? Ang tanong ano yung iiwanan mong legacy? How do you want to be remembered? Okay? What would people say about us after we leave this earth? Anong sasabihin nila tungkol sa atin? Anong maaalala nila tungkol sa atin? Alam nyo, ito po yung mga questions na ngayon pa lamang dapat sagutin na natin. Kasi hindi nga natin alam. Yung bang buhay po natin ay nagiging pagpapala, nagiging blessing, nagiging encouragement, nakapagbibigay ba tayo ng solusyon sa mga problema ng mga tao? Sana po yung buhay natin dito sa mundong ito ay maging significant, maging blessing sa buhay ng ibang tao. Ano man yung kakayahan na ibinigay sa inyo ng Diyos, gamitin po ninyo para sa kanyang kaluwalhatian, na kung saan makita nawa
sa ating mga buhay, makita sa ating mga pagkatao, makita sa ating pamumuhay ang malaking kaibahan ng tayo'y isang mananampalataya. Kaya nga, living a legacy for the Lord. I hope and I pray, no? Kahit maikli lang yung ating exhortation ngayong gabi, naging inspirasyon sa atin si Epaphras, na kung saan yung buhay niya, bagamat tatlong beses lang nabanggit sa New Testament, subalit ito'y tumatak sa mga taga Laodicea, tumatak sa mga taga taga Colossae, at tumatak sa mga taga Hierapolis, at hindi lang po sa kanila tumatak, sa buhay din natin ay naging pagpapala yung buhay ni Epaphras. Sana yun din po ang maalala ng mga tao sa atin na nga, yung pagiging preacher or tayong gamitin ng Panginoon para magbahagi ng salita ng Diyos upang yung mga tao ay magkaroon ng pananampalataya, lumalim yung kanilang pagmamahal, magkaroon sila ng confident hope sa ating Panginoon, ginamit tayo ng Diyos upang yung mga tao ay maging fully mature and fully assured of the will of God in their lives. At hindi lang po preacher, kung hindi maalala tayo bilang isang prayer warrior nila, na kung saan ipinapanalangin natin yung welfare, yung well-being ng iba. Kasi nga po itong si Epaphras, sabi ni Paul, I testify for him that he has a deep concern for you. Manalangin po tayo at patuloy po tayong dumulog sa Panginoon. Sa gabing ito, O Diyos, nakita namin sa buhay ni Epaphras na bagamat isa siyang ordinaryong tao, subalit ginamit mo siya upang marami sa mga taga Colossae ang napagpala. Ang buhay niya ay naging inspirasyon sa mga mananampalataya. Marami siyang nadala ng mga mananampalataya sa inyong paanan. Nagbunga ang kanyang mga pananalangin para sa mga taga Colossae, para sa mga taga Hierapolis, para sa mga taga Laodicea, at ganun din po sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, sa gabing ito, patuloy kang mag-raise up ng mga lingkod mo na katulad ni Epaphras. Isang mabuting lingkod mo. Isang mabuting manggagawa mo. Isang mabuting lingkod na tapat na tinutupad ang iyong kalooban sa kanyang buhay. Nawa yung buhay namin, Panginoon, ay magsilbiring pagpapala sa iba. Nawa, kung lilisanin man namin ang mundong ibabaw na ito, sana maganda rin ang maalala ng mga tao tungkol sa amin. Kaya nga po, Diyos, sa gabing ito, dalangin ko, ayusin niyo po yung buhay namin. Gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong pagpapala sa buhay ng ibang tao. Samantalahin namin yung pagkakataon na meron kami sa araw-araw na ibinibigay mo sa amin upang kami maging pagpapala sa iba. Dahil baka bukas, baka sa isang araw, baka sa isang linggo, sa isang buwan, ay huli na. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito, patuloy kaming dumudulog sa inyo. Continue to transform our lives and continue to use us for your honor and your glory. Ano man yung talento, kakayahan na ibinigay mo sa amin, magamit namin para sa iyong kaluwalhatian. At sa gabing ito, Panginoon, patuloy kaming dumudulog sa inyo.
patuloy po namin idinadalangin ang aming bansa na dumadanas ngayon ng mga mabibigat na pagsubok dahil sa patuloy na tumataas na bilang ng mga nai-infect ng mga viruses, O God. Panginoon, have mercy upon our fellow Filipino, O God. Kahabagan mo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Patawarin mo po kami kung hanggang ngayon hindi pa kami natututo. Hanggang ngayon hindi pa kami nagbabago. Patawarin mo po kami kung hanggang ngayon wala pa rin kaming iniisip kundi ang pansarili naming kapakanan kaysa kapakanan ng iba. Patawarin mo po kami, lalong-lalo na yung mga taong nagsasamantala sa mga panahong ito. Sa mga taong ginagamit ang lahat ng katiwalian upang magkamit ng pansariling kayamanan, Panginoon. Patawarin mo po ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino, lalong-lalo na, O Diyos, yung mga taong pinagsasamantalahan ang aming bansa. Lord, dinadalangin namin, gumawa po kayo ng himala dun sa mga kaibigan namin, kapatiran namin, kakilala namin na may mga karamdaman sa oras na ito. Lord, let your healing touch, healing power, release now, Lord, your supernatural healing power, Lord, sa kanilang mga katawan. Bigyan mo sila ng kalakasan ng katawan, kalakasan ng pananampalataya, kalakasan ng kanilang mga espiritu, lalong-lalo na kung sila ay nadadown sa kanilang mga problema kinakaharap. Panginoon, you know them by name, O God. You know them individually. Kaya nga, Lord, sa oras na ito, nais namin silang idulog sa inyo. Have mercy upon their lives, O God. I-touch mo po ang kanilang mga katawan, Panginoon. Palakasin mo ang kanilang immune system, Lord. At igawad mo, Panginoon, ang iyong kagalingan sa bawat isa sa kanila. Panginoon, patuloy din po namin idinadalangin ang mga medical staff, mga doctors, nurses, na mga frontliners. Alam namin, Panginoon, kabi-kabila rin ang kanilang mga kinakaharap na pagsubok dahil nalalagay din sa panganib ang kanilang mga buhay at ang buhay ng kanilang pamilya, Panginoon. Kaya nga, Lord, patuloy kaming tumatawag sa iyo, kahabagan mo kami, tulungan mo, ikaw ang mag-motivate, ikaw ang magbigay ng malakas na katawan, malakas na resistensya, malakas na pag-iisip, malakas na espiritu, upang sila'y patuloy mong kasangkapanin na maging daluyan ng iyong kagalingan sa mga may sakit. Panginoon, kahabagan mo po ang mga frontliners namin. Ganun din, O Lord, yung mga pulis na lagi namin silang nakikita na naka-expose sa kanilang trabaho, Panginoon, at ilan sa kanila ay nagkakasakit din, Panginoon. Father, right now, we pray, have mercy upon their lives as well. Ingatan niyo po sila sa anumang karamdaman, sa anumang kapahamakan. Dinadalangin din namin ang mga kababayan namin na nagtatrabaho, lalong-lalo na yung nagtatrabaho face-to-face, na araw-araw lumalabas sila ng kanilang mga tahanan, pumupunta sa kanilang mga tanggapan, nagtatrabaho upang matustusan ang pangangailangan sa family. Father, right now, I pray, Lord, may your divine covering and protection naway wag po silang mahawahan ng anumang karamdaman, Panginoon. Put your hedge, put your covering and protection upon their lives, O God.
Dinadalangin din namin, Panginoon, yung mga kababayan namin na nasa ibang bansa. Patuloy po namin idinudulog sila sa inyo. Malayo sila sa kanila mga pamilya. Subalit, tinitiis nila ang lahat ng lungkot, panganib, para lang sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito, we are praying for each and every one of them, Lord. Kayo po ang mag-ingat sa kanila, sila Jay, O God. Maging sila August na nasa malayong lugar, Panginoon, sila Doktora Ellie, O God. Sila Jess, sila Rhea, sila Jenny, sila Joel, Panginoon. Father, we pray. Si Cindy, O God, idinudulog namin sila sa inyo. Si Doktora Ellie na nasa Ilocos, Panginoon, patuloy niyo rin po silang ingatan at pagpalain. Lord, dinadalangin ko rin po ang lahat ng mga lingkod mo, mga pastor, mga leaders ng church. Alam ko, Panginoon, meron din kaming papel na gagampanan na makakatulong din kami upang maging daluyan ng iyong kalakasan, maging daluyan ng iyong encouragement sa buhay ng mga tao. Panginoon, batid ko, bawat isa sa amin ay may kanya-kanya rin mga pagsubok sa buhay. Subalit, naniniwala kami, Panginoon, iniingatan mo ang bawat isa sa amin upang maging daluyan kami ng pagpapala sa ibang mga tao. Dalangin po namin yung mga estudyante na magbubukas na yung kanilang mga klase sa isang linggo at yung mga iba naman ay nagbukas na ng klase, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po yung mga estudyante na nag-aaral sa mga panahong ito. Panginoon, bigyan mo sila ng focus. Bigyan mo sila ng iba yung kasipagan. I-take advantage nila yung homeschooling nila, Panginoon, upang patuloy silang matuto at maging ready na harapin ang anumang mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Bigyan mo sila ng kalakasan ng gagaling sa iyo. Kayo po ang mag-motivate sa kanila at mag-sustain sa kanila, Panginoon, magbigay ng wisdom and knowledge sa kanila. Nawa po, O Diyos, wag po silang mahulog sa mga ino-offer ng sanlibutan ito sa halip, Panginoon, samantalahin nila yung bawat pagkakataon na sila'y matuto at maging kapakipakinabang din sa kanilang buhay. Lord, patuloy po rin namin idinadalangin yung papalapit na bagyo dito sa Pilipinas. Panginoon, nababalitaan namin sa ibang lugar na yung mga bagyo na dumarating ay talagang nagiging mapinsala at nagdudulot ng pagbaha, nagdudulot ng mga landslide. Father, have mercy on our country, O God. Hindi na po namin kakayanin pa yung sunod-sunod na mga bagyo, sunod-sunod na mga pagsubok sa aming buhay. Sa aming buhay. Kaya nga, Panginoon, have mercy on our country, Lord. Ilayo mo kami sa mga kalamidad. Maghari ka sa bansang Pilipinas, O God. Dalangin ko rin po yung aming economy, O God. Ramdam na po namin ang mahal na mga bilihin. Ramdam po namin ang kahirapan ng buhay dahil maraming nawawala ng trabaho. Sa pangalan ni Jesus, Lord, tulungan mo po yung mga walang trabaho, makakita sila ng mga hanap buhay na magiging daan upang masustain ang kanilang mga pangangailangan. Nababalitaan din po namin sa ibang lugar na dahil sa kahirapan ay nakakagawa na sila ng mga krimen, Panginoon. Lord, right now, I pray, Lord, mag-intervene kayo sa bansa namin, Panginoon, na yung mga crime, O God, ay masugpo at wag pong magtagumpay itong mga taong nag-iisip ng masama, Panginoon. Dinadalangin na rin namin yung nalalapit naming election next year. Alam namin, ito rin ay isang hamon sa aming bayan. Pero ngayon pa lamang idinadalangin na namin na ikaw, O Diyos, ang magtindig ng mga lalaki at babae na maaari mong gamitin na mamuno sa aming bansa. Bigyan mo po kami ng katalinuhan bilang mga bumoboto kung sino talaga ang dapat
mailagay sa pwesto, Panginoon. At huwag magkaroon ng dayan sa halip magkaroon kami ng honest and orderly election, Panginoon. Alam namin, O Lord, malaki po ang papel na gagampanan ng mga susunod naming mga leaders upang harapin ang mga pagsubok na aming kinakarap. Kaya nga dalangin namin makapag-raise up ng mga godly and competent leaders, O God, na maaaring mamuno sa aming bansa. Father, right now, wala kaming ibang inaasahan kundi Ikaw, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming kaaliwan, Panginoon. At patuloy po naming inaasahan, Panginoon, ang iyong muling pagbabalik, O God. Ang iyong paghahari sa sanlibutang ito, Lord. Kaya nga po, O Diyos, dalangin ko, i-ready mo kaming lahat sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Nararamdaman namin, You are standing at the door, O Lord. Nakikita namin ang mga tanda, O God. Nakikita namin, Panginoon, ang mga katuparan ng iyong mga hula sa banal na kasulatan, Panginoon. Kaya nga po, Diyos, ihanda mo po kaming lahat. Panginoon, dalangin ko po dun sa mga kaibigan namin, kamag-anak namin na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na kaugnayan sa inyo. Hindi pa sila nakapagbabalik loob sa inyo. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, hanggat may pagkakataon pa, tulungan mo po sila na makabalik sa inyo, Panginoon. Mangusap ka sa kanilang mga buhay. Mangusap ka sa kanilang mga puso. Maghari ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sila sa kanilang mga nagawang pagkakamali, Panginoon. Palambutin mo ang kanilang mga puso. At naway sa iyo sila patuloy na magtiwala, Panginoon. Ilagak nila ang kanilang mga buhay sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, sa gabing ito, dinadalangin ko po ang mga kasama namin sa devotions na ito. Katagpuin mo po ang bawat isa sa amin. Ipagkaloob mo yung kalakasang kailangan namin upang kami maging pagpapala sa maraming mga tao. I-bless mo po yung bawat tahanan. Maghari ka sa bawat pamilya, sa bawat tahanan na kasama namin, Panginoon. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, saan man may dalawa o tatlo na natitipon sa iyong pangalan, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Ipadama mo, Panginoon, ang inyong banal na presensya. Ipadama mo ang iyong banal na kapangyarihan sa bawat tahanan. Mag-manifest ang iyong presence, mag-manifest ang iyong power, Lord. At anuman yung mga pandaraya ng kalaban, anuman ang mga ginagawa ng aming kalaban, sa pangalan ni Jesus, we pray, Lord, for your special covering, special protection sa bawat pamilya. Dito po sa aming tahanan, sa Policarpio family, Lord, at sa aming mga kapitbahay dito, Lord, ingatan niyo po kaming lahat. Ingatan niyo po ang Baguio City. Ingatan niyo po ang mga probinsya ng aming mga kapatiran, O God. Maghari po kayo sa buong Pilipinas. At wala nang iba, Panginoon, na kaming pasasalamatan kundi Ikaw. Ikaw ang aming sasambahin. Ikaw ang aming luluwalhatiin. Pupurihin ka namin, O God. Sasambahin ka namin. Hallelujah, hallelujah. Muli nating awitin yung inawit nating kanina. Tunay nga na sa iyo'y biyaya, sa iyong biyaya ako'y namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa iyo, puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko,
magpakailanman. Muli nating awitin at sambahin ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, inanibay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Yes, Lord. Mangusap ka. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, pulong mo'y natatago. Pag-asa sa puso, tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo. Kanlungan ko kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko kailan pa man. Manalangin po tayo. Panginoon, sa gabing ito, muli po naming tutuparin ang iyong kalooban na kami makikibahagi sa banal na hapunan. Muli naming pinagtitibay at inaalala sa aming mga buhay ang iyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, tanda ng iyong pagmamahal, tanda ng iyong pagliligtas sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang kordero ng Diyos. Ikaw ang tumubos sa bawat isa sa amin. Kaya sa gabing ito, Panginoon, muli kaming kakain ng tinapay upang alalahanin namin ang iyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo na inialay mo ang iyong sariling buhay para sa amin. Mga kapatid, kumain po tayo at may pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Panginoon, muli kaming iinom ng grape juice na ito, sumasagisag sa iyong banal na dugo. Kinikilala namin ang iyong dugo ay sapat at banal upang kami mapatawad at maging malinis sa inyong harapan. Salamat po, pinagtibay mo ang iyong pakikipagnayan sa amin sa pamamagitan ng iyong dugo. Gagawin namin ito, kami patuloy na iinom hanggang sa iyong muling pagbabalik. Mga kapatid, sabay-sabay tayong uminom na may pasasalamat sa ginawa ng Panginoong paglilitis sa Kanya sa ating lahat. Amen. Maraming salamat. Nakatapos po muli tayo ng Lunes at gusto po naming i-welcome ngayong gabi si Brother Rolando Mora. Yan. Bago po natin i-acknowledge lahat ng ating mga sagot, welcome Brother Ricky Socrates. Namois po namin kayo. Amen. Hey Brother Ricky, hello. God bless you. Actually Brother Ricky, kahapon nung Saturday or nung Sunday pinag-uusapan ka po namin. Maraming salamat po muli. Tayo po ay ginugunita po natin ang 16th anniversaryo ng
Church on a Hill Christian Community dito sa Baguio. At in line with that po ay kung gusto niyo pong bumati ng ang ating pong social media department ng ating gabi-gabi na pag-devotion, hindi lang kami lang po yung nakikita niyo na kasama niyo, pero behind the scene po, marami pong kumikilos every day, every night sa ating devo. At sila po ay humihiling sa bawat isa sa inyo na magpadala po kayo ng video greetings. Kahit short greetings lang po, video, i-record ninyo tapos isend po ninyo sa amin. Nasa comment section daw po, nakapost daw po dito kung saan nyo ipapadala na email or sa messenger nyo daw po ipadala. Yun lamang po ang bilin sa atin ng ating SOCMED. Marami pong salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong gabi. Nawa, patuloy tayong pagpalain at ingatan ng Panginoon. Sister Paz Daulayan, salamat po. Benedict Del Rosario, Sister Jing Pabon, Mami Shoning Poseidon, at Sister nagpapasalamat din po kami dun sa mga yung mga nag-share. Natutuwa po kami dahil maraming mga kapatiran tayo ang nag-share nitong ating link. Sige po. In doing that, kayo po ay nagiging kabahagi ng ating gawain gabi-gabi. Thank you, Mary Jane Deguia Perez, Emma Dorilag Aguila, and Pastor Elmer, Sister Jane Dingo, Sister Cecilia Madroño, Ate Evelyn Gamboa, and Kuya Obet, Sister Melody Lanusa, Marie Garcia ng Buenlag Bagulyon, Pangasinan, Beth Kabet Centeno del Rosario ng Hagunoy, Sister Melody Lanusa, hello po, kasama ng kanyang mga anak. Tito Ben and Tita Judy, patuloy po kayong ingatan ng Panginoon, Tita and Tito. Maylene Constantino Villafaña, hello po sa Inang Kune, kung kayo po ay kasama sa nanonood, hello po sa inyo. Mabel Makadangdang, Buds Israel, I want to be remembered as I once was lost and died faithful at serving God. Ka-Edith Deguia, Sister Nanay Lolita and Tatay Ador, and Edna na napakasipag mag-share. Pagpalain ka ng Panginoon, Sister Edna. Ati Tess, salamat sa pag-share mo. Ati Tess and Tisha, Ople, at sila Joshua, si Jade. Hello sa inyo dyan, Nathan and Lucky Bear and Luning Neng. Olympia Mateo Caning, marami pong salamat sa pagsama nyo sa amin gabi-gabi. Sister Josepa Kulanay at Sister Merlin Locahin, Sister Arlene Uson. Sister Arlene, salamat sa ayuda na Shanghai. Salamat sa masarap mong pinadala dito sa bahay. Salamat kay Tetet. Patuloy kang pagalingin at buong pamilya mo, Sister Tete. Maricel Cacabelos, maraming salamat. Reina Jane Centeno, Sister Violeta Tribino Virtusio. Sorry po, Virtusio. Sister Des Banganan and Brother Augusto Banganan. Nanay Lagring, hello po. Nanay Milagros Magat. Sister Jennifer Aroni, nawa patuloy na samahan ka at ingatan ka ng Panginoon dyan sa ospital kasama ng papa mo sa pagbabantay mo. At pagalingin nawa ng Panginoon yung papa mo. Sister Justa Jan, Sister Marivic Villasenor, Kuya Ray Gonzales at mga Gonzales po dyan sa City Camp. Joselito Rosales, maraming salamat po, Brother Joselito Rosales, sa pagsama mo. Rolando Mora Jr., welcome po. Siya ay in-invite ni Sister Edna Rimas. Wow. Thank you po. Si Ate Chepo Goon, Mami Cecilia, Doktora Ellie, Shelo. Sabi ni Ate Che, I want to be remembered as a faithful servant of God. Amen. Sister Ellen Ong, salamat po. Sir Sean and Sister Jonaline. Parang ang dami kaninang comment, pati hindi ko na mabasa ngayon yung comment ni... Gusto kong balikan yung comment ni ano. Ay, hindi ko na mabasa.
May comments. Jocelyn Ortiz, amigang Tina Malyari is with us. Hindi ko na nag-feed sa akin yung comment ni Carm. Maganda yung comment niya kanina. Sister Emma Gonzalez and Dela Cruz family dyan po sa Cavite, and Brother Valentino Lopez, maraming salamat po sa pagsama nyo. Jason Dengay, welcome po, Jason. Kuya Cesar Del Rosario, thank you po Kuya Cesar for joining us tonight. May Lanusa, salamat po, Melody Lanusa. Sister Narisa Aduca and Brother June, kasama ng buong pamilya. Sister Sol Lopez, May Centeno Jolola, Sister Wilma Tamiing, and Wilmer Lynn, Cyrene, April, mga Tamiing family. Buzz Israel, Sister Yumi San, Ka-Edit De Guia, dyan sa Agunoy, Sister Carm and Brother Mark Rima, Sister Rod, hello po. Mami Lenny Rillera, hello Mami Lenny, namimiss ka na po namin. Brother Gilbert Oiga, namimiss ko na rin yung luto ni Mami Lenny. Hello po, Brother Gilbert Oiga, hindi ko alam kung siya ba yung may birthday. Sorry po, hindi ako nakapag-ano. Brother Richard Porto. Brother Ricky Socrates. Ricky Socrates, salamat po, namiss ka po namin talaga dito sa ating Devo. Nawa po patuloy kayong ingatan ng Panginoon kasama ng iyong buong pamilya. Rosemary Sherbo, salamat. Kasama si Ate Gemma, Rochelle Mendoza Ocampo, and Annalyn Flores. Brother Aldwin. Maricel Cacabelos, Loida Lupton. Hello Ate Loida, hello po. Sister Jing Pabon. Si Maria Ebony, hello. Ayan Jean, hello. Ma'am Arlinda Cruz, magandang gabi po, Ma'am Arlinda. Kim, Aya, and Miko. Nawa ingatan ng Panginoon si Miko sa, at si Aya at sa si Kim. Ate Flora Rebukyao, kasama si Kuya Andy, si Shasha, and si Zai. Ahmed Kapuyan, hello Ahmed. And Mami Getty, hello po. Cyril Marie Castro. Dayanara, si Bayan Mendoza, welcome sa ating 8 o'clock habit. Hyacinth Hernaez, Sister Suzette Empainado, hello po sa inyo dyan sa Hagunoy. Sister Glad, Brother William, Gwen, Sharon, Pastor Gilbert, Nainay Esther, and Tatay Cesar, nawa ang Panginoon ang magpatuloy na magbigay sa inyo ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Brother Jerry and Ate Joanne Galang, maraming salamat po. Shane Bituin, thank you Shane. Jennifer Camero, Josh Del Rosario, and Kay, Johan, Mateo, Paul, Ma'am Abet, Kuya Jojo, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabi. Huwag kakalimutan, every gising is a blessing. Good night everyone and God bless. Salamat po sa mga nag-share ng link na ito sa iba sa inyong mga kamag-anak. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ingatan po kayo ng ating Panginoon. God bless po.